What's up guys? Dahil walang pasok today, samahan niyo akong gumala. Kasama ko yung kapatid ko. Biglaan lang to, kaya maganda talaga pag biglaan kasi natutuloy. Kagabi niya lang ako inaya. Sabi niya punta kami ng Tagaytay. At syempre din ako tumanggi kasi libre niya naman. Dati siya yung nililibre ko. At dahil may work na siya ngayon, ako naman ang nililibre niya. At birthday treat niya rin daw to sa akin dahil birthday niya today. So dito sa video na to ay papakita ko rin yung tips kung paano makapunta ng Tagaytay nang nakakommute lang. So una namin ginawa is sumakay muna kami ng taxi papunta ng EDSA Cubao sa Carousel. At doon na kami sumakay ng bus papuntang PTEX. Medyo punuan pa that time kaya nakatayo lang muna kami. Pero saglit lang naman kasi may mga bumaba na doon sa unahan. Ang pamasahe naman sa bus papunta doon is 45 each. Medyo excited din akong pumunta doon kasi first time kong makapunta ng Tagaytay. For 14 years na nakatira ako dito sa Maynila, konti pa lang yung mga lugar na napupuntahan ko kasi hindi talaga ako gala na tao. Pero nung college, meron kaming institutional tours kaya nakapunta ako sa mga iba't ibang lugar din na malapit lang sa Metro Manila. Kasi kapag walang pasok or day off, mas gusto ko kasing magpahinga sa bahay or gumawa ng mga gawain. Medyo maaga rin kaming umalis kasi para hindi kami masyadong gabihin pag uwi. Mabilis lang din ang biyahe nung umaga, walang ka-traffic-traffic at syempre walang pasok, nabawasan yung mga sasakyan sa EDSA. Dahil din sa Carousel, dire-diretso yung biyahe. Mga 35 minutes lang nakarating na kami ng PTEX. Lagi ko nang nadadaanan itong terminal na to pero ngayon lang ako makakapasok. Maganda din siya, parang airport, malawak. Tapos may mga gate number kung saan ka pupunta or babiyahe, hahanapin mo lang. So dahil first time namin, nagtanong kami sa guard kung anong gate number yung papuntang Tagaytay. At sinabi niya na gate 2. So yan, hinanap namin yung gate 2. Di pa namin alam kung dyan ba kami pupunta or dito sa kabila. So nagtanong ulit kami. Kaya yung tinuro naman sa amin na doon papunta yung gate 2. Kaya naglakad na kami papunta doon. Medyo marami ring tao at marami ring store sa loob. May mga kainan, tapos may mga booth, may waiting areas. Ayan, nakita na namin yung gate 2. At sakto din, sabi ng konduktor na paalis na yung bus papuntang Tagaytay. Kaya pumasok na kami agad. Sa bawat gate number naman ay may nakalagay doon kung saan papunta yung mga biyahe. Kaya hindi ka naman mawawala or malilito talaga. At buti na lang, paalis na siya kaya hindi kami nagantay ng matagal. Ang pamasahin naman from PTEX to Tagaytay is 120 pesos each. Kaya after na mabigyan kami ng ticket ay dahil maaga pa, matutulog muna kami ng kapatid ko. Pero nagbilin kami sa konduktor na pakibaba kami sa may Pulse Gasoline Station kasi doon yung sakayan papuntang Skyranch. At dahil nakatulog kami at di namin siya na-follow up, nalagpas niya kami kasi nakalimutan niya. Pero konti lang naman daw. Dito niya kami binaba. Di namin alam kung anong lugar to. Pero ang sabi naman niya, pagtawid namin, sumakay lang kami ng jeep kasi lahat ng jeep na yan ay dadaan doon sa Skyranch. Kaya yan, sumakay na kami ng jeep at sinabi na lang din namin sa driver na pakibaba kami sa Miss Skyranch. At doon din naman mismo siya dadaan, liliko. Kaya nakarating na kami ng Skyranch. Dahil malayo-layo pa yung entrance, doon pa sa kabila, dito na lang kami pumasok sa may exit banda kasi pwede naman, nagpaalam kami sa guard, pwede naman daw. At dito na kami dumaan, papunta doon, sa kabila. At syempre, gumawa pa kami ng rampa-rampa ng kapatid ko. Entrance daw namin. Kasi pareho kaming first time magkarating ng Tagaytay. Nasa 2 hours lang pala yung binyahe from PTEX to Tagaytay kasi hindi siya traffic nung umaga, dire-diretso lang talaga at hindi siya pahinto-hinto. Nakarating kami ng mga 10:30 a.m. Dito banda sa dinaanan namin ay may mga kabayo. Yan, yung pwede mag-horse riding. Pero wala kami nakitang nag-horse riding that time kasi siguro mainit pa. At konti pa lang yung tao pala pag umaga. May nakita kami ditong malaking Skyranch map. Then akala namin dito na kami papasok. Yun pala, employees entrance lang to. Kaya natatawa kami sa sarili namin. Tapos naglakad kami doon sa pinaka-entrance pa doon sa kabila. Habang naglalakad kami, may mga nakikita na kami ditong mga restaurant sa labas. Tapos ito pala yung main entrance. Dito na kami pumasok para magbayad din ng entrance fee.
So, our entrance fee is 100 pesos. 1 year old and above, 80 pesos naman kapag senior citizen or PWD. So, yung entrance fee na yan na binayaran is hindi kasama yung mga games at rides sa loob. Entrance fee lang talaga yon. Then, papakita lang dun sa guard para tatakan na rin yung kamay. Nung pagpasok namin, nakita agad namin si Green Man. Kaya yun, nagpa-picture muna kami sa kanya. Ito yung nakita namin sa TikTok na nag-viral dati. Ayan, nakakatuwa siya at may pasaya-sayo pa siya. Tsaka yung boses niya talaga is ang cute. Hindi pa naman lunch time pero nagutom na kami kasi sobrang daming pagkain dito sa food alley. Yan, pagpasok mo pa lang, pagkain agad ang bubungad sa'yo. At sino ba namang di magugutom? Kaya nag-decide kami ng kapatid ko na kumain muna bago talaga pumunta doon sa loob. Sa kabila din, meron pa rin mga stall ng pagkain. And then, sa kabila naman ay mga souvenir items. Tsaka mga pasalubong items. At ito nang nahanap namin, yung may rice. Ito na yung kakainin namin. At dahil pareho kaming mahilig sa prutas, ito naman yung drinks namin. Kuya Bano yung napili namin kasi feel namin mas masarap siya. Wala silang dining tables doon kaya punta daw kami ng kubo. Doon daw kami pwedeng kumain at magstay. May nadaanan kaming nagzi-zipline. Yan yung mga kubo na pupuntahan namin. Makikita na rin dito yung overlooking. Pero napaka-foggy pa. Hindi pa namin nakikita yung Mount Taal. Ayan, binidyo ko na lang muna yung nag-zipline. Ayan, foggy pa siya kahit tanghali na. Magla-lunch muna kami dito sa may kubo. After namin mag-lunch, ay di muna kami umikot-ikot kasi sobrang init. Hindi mo ma-feel yung lamig dito kasi summer. Sobrang tirik pa ng araw kaya nag-stay muna kami dito. At saka nag-TikTok na rin kami kasi matagal na kami hindi nakapag-TikTok together. Birthday din pala niya kaya pagbigyan na natin. Mga bandang 1 o'clock ay nag-start na kaming umikot. Nagpunta muna kami dito sa mga stuffed toys na mga games. Tiningnan namin kung paano siya laruin, paano mananalo ng mga stuffed toy na yan. Meron din ditong mga malilit na stuffed toy, parang huhuliin mo lang yung mga ducklings. Ito naman ang pinaka-cute na mga stuffed toys, yung panda. Nakinood muna kami ng mga naglalaro kung paano siya laruin. Ayun, nasa pool niya, ang galing! So, naki-cheers din kami. Kasi bihira lang may makasapul dyan eh. Tapos, manalo ng stuffed toy. Wow, buti pa si kuya nanalo. Hindi na kami nag-try dyan kasi mahirap siya. Kailangan ng pwersa, no? Dito naman kami sa may hamster. Tinignan din muna namin kung paano siya laruin. Yun, magbabounce yung bola. Pero talagang na-tempt kami i-try. Kasi medyo mura lang siya. 2 balls is 100 pesos lang. So, nagbayad na ako at kailangan mo palang i-shoot yung dalawang bola dyan sa malaking timba na yan. Pero ang hirap niya palang gawin kasi ang bouncy ng bola, pagkahagis mo palang ayan, lalabas siya agad. So, hati lang kami ng kapatid ko at hindi talaga ako nakashoot kahit isang beses. Buti pa yung kapatid ko nakashoot kaya tuwang-tuwa na ako. Tuwang-tuwa kami kasi akala namin yung isang bola is mananalo na agad. Kailangan pala dalawa. So, dalawang bola masushoot para makakuha ka na ng hamster na stuffed toy. So, ayun, wala. Di kami nanalo. Kaya yun, binidyo ko na lang yung merry-go-around. At yun lang yung tinry namin. Sobrang dami ditong games. Pero yun lang yung tinry namin. Pareho din kaming hindi na mahilig sa rides. Na-try na rin kasi namin dati sa Enchanted Kingdom. Kaya di na kami na-attempt mag-ride. Nagpahinga na lang muna kami bandang 2:30 sa may ilalim ng puno. Ang ganda ng grass. Para siyang totoo, kahit artificial lang. Nag-start na rin kami umikot ulit. Tapos, mayroon ditong souvenir store. Nag-stop din muna kami dito sa may pine trees para mag-picture-picture. At dito sa may Ferris wheel. Bandang 3 o'clock, and na-decide na kami na umuwi. Pero pagkadaan namin dito sa may overlooking, medyo kita na yung Taal Lake ng konti. Medyo malinaw-linaw na compare kanina na sobrang foggy. Kaya nag-picture-picture rin muna kami dito. At kinuhanan ko na ng mga video. Mga 3:30, naglakad-lakad na kami pababa at dito kami dumaan para makita ko yung iba pang rides. Pagbaba namin ay nakita namin sobrang dami na pala ng tao sa mga ganyang oras na dumadagsay yung mga tao. Lalo na daw sa gabi. Kasi siguro yung iba malapit lang dito or may mga sasakyan. Pero dahil kami ay malayo-layo pa at magko-commute lang, kailangan namin makaalis ng maaga-aga. May nakita ulit kami mga naka-costume man dito sa baba. May Iron Man, Spider Man,
si Captain America, at di ko kilala yung isa. At ito, nakalimutan ko yung lumapit sa akin, ang laki-laki. Naisipan na rin namin mag-merienda muna bago bumiyahe para hindi kami magutom sa bus. Pagkatapos namin kumain, nagulat ako. May biglang lumapit sa akin. Ayan, nakita pala ako ng co-teacher ko, si Ma'am Julie. Hi, Ma'am Julie! So, naman siya din pala sila kasama yung family niya dito sa Sky Ranch. Ayan, yung hubby niya, yung dalawa niyang anak. So, yung isang niyang anak, yung bunso niya, yung naglalaro. Nung palabas na kami, biglang bumuhos yung malakas na ulan. Parang ayaw kaming pauwiin. Inantay na lang namin tumila. At buti na lang, hindi nagtagal at nagpakita rin si Haring Araw. Kaya nakalabas na kami at maglalakad lang din ulit kami doon papunta sa exit kung saan kami pumasok kanina. At ang bait ng guard kasi paglabas namin, sabi niya thank you at mag-ingat daw kami pag-uwi. Nang naglalakad naman kami, nasalubong ulit namin itong mga costume man. So dito na kami nagpa-picture kasi kanina hindi kami nakapagpa-picture sa kanila. Same lang din ang way pa-uwi. So tumawid lang din ulit kami sa kabila. Tapos sumakay ng jeep na papunta doon sa may Paul's Gasoline Station. Kaya naman siyang lakarin kapag prefer niya maglakad. Medyo malapit-lapit lang siya. At yun, nakarating na kami dito sa gasoline station at lumakad lang kami ng konti doon banda sa unahan para mag-abang ng bus na babiyahe papuntang Pitex. Mga ganyang oras, 5:10, nakasakay kami ng bus. Marami pa namang dumadaang bus. Pero wag lang masyadong gabi kasi baka last trip na yon, di na kami makasakay pabalik ng Maynila. Na nakasakay na kami and then nakatulog din kami kasi medyo nakakapagod yung pag-ikot-ikot namin. Kaya pagising ko is gabi na at medyo matagal yung biyahe sa gabi. Inabot ng almost 3 hours kasi medyo traffic siya at medyo pahinto-hinto yung bus sa gabi kasi may mga sumasakay din pabalik ng Maynila. At nang nakarating na kami ng Pitex mga 8 o'clock, papasok lang din ulit sa terminal kasi doon naman sa gate 10 kasi doon yung sakayan papuntang at sa carousel. Medyo malayo-layo siya, lalakarin mo lang yan ng diretso sa pinakadulo ang gate 10. 120 lang din pala yung pamasahe kanina from Tagaytay to Pitex. At buti na lang yung bus na naghihintay dito pa carousel ay mabilis lang na umalis. Kaya hindi na kami masyadong natagalan kasi syempre gabi na. Yung pamasahe naman from Pitex to Cubao ay naging 50 na compared kaninang umaga na 45 lang. Di namin alam kung bakit or baka iba lang yung sa gabi or baka depende rin sa bus. At thankful kami kay Lord kasi maganda yung pagpasyal namin at nakauwi kami ng safe. Yun lang po for our video today. Thanks for watching. Bye!